Gandang tanghali mga katrabaho. Ngayon po ay meron tayong vlog na gagawin tungkol sa mga logo. Ang may-ari ng nagpapagawa sa akin ng sidecar, ang gusto niyang logo, Ferrari. Ngayon po, yung request ni Danilo Diaz, kung paano ikabit ang logo at paano gawin. Bali, papakita ko ngayon sa vlog, ito po yung logo na gagawin natin. Ferrari po siya ang forma. Ngayon, gumupit po ako ng karton. Ayan, karton lang po yan. Hinati ko po siya sa gitna para pantay po yung pinakahubog niya. Yan po yung pinaka ginupit ko sa kanya. Ngayon, pag ibinukan nyo siyang ganyan, yan, pantay na pantay po yung forma niya. Yan. Ngayon, eto pong gilid, lalagyan po natin siya ng lining. Siguro mga uno yung pinakakapal. Para lang sa ganon, makapal siyang tignan. Tapos po, ang bubuhay sa ginawa nating logo, yung sticker po ng Ferrari, yung kabayo style. Ayan, makikita nyo na lang po yung pinaka-finish nung tawag dito, ng pinaka-forma pagka yung nakapagpa-sticker na yung may-ari. Sa ngayon po siguro, ang may papakita po natin dito, yung kung paano siya ginawa yung pinaka-bahay ng Ferrari, yung pinaka-forma. Ngayon po, papakita ko rin kung paano siya ikinakabit. Kung ano yung mga dapat gawin. Gaya nyan. Pag nabuo natin siya dito sa stainless, sa likod po may round bar po yan. Dalawa na, ganun po. Bali, pakita ko na lang po pagka yung naano ko na yung stainless. Yun na mga katrabaho, bali. Babakatin natin siya sa stainless. Yung pinaka padron natin. Para yung pinaka forma niya, hindi siya mabago. Yan, guhitan natin. Mas madali kasing gumawa pag may padron tayo. Saka, wala talagang magiging problema pag may padron. Yan, bali, yan na po siya. Kakat natin po, tapos pagkakat natin, gagawa tayo ng pinaka-panlining niya dito sa gilid ng uno ang sukat. Bali, gupitin ko muna. Siya natapos na natin mga katrabaho. Kung mapapansin niya, may guhit po siya dito. Saka dito sa ibaba. Ayan. Tutupiin po natin ito para medyo nakaganon siya. Ayan. Tapos, ang balian natin, ito pa rin yung angle bar. Pitin natin siya. Siya. Pita natin siya ng sikla para hindi siya ma-deform. Yan lang din sa kabila. Medyo masikip pwesto natin kasi mainit sa labas. Yan po yung pinakagitna niya. Ngayon, ano tayo ng plywood? Pansapin para hindi siya magkatama. Saka natin paluin. Ayo. Ngayon, ang forma niya ganito na. May body siya. Yan sa likod. Tapos, gumupit ako kanina ng 1 inches. 1 inches po na dalawa. Ngayon itatapat natin siya dito. Yan siya, 'di ba? Tatapat natin dito. Tapos pagdating sa likuan, bebenta 'yo. Tala. Guhitan na natin 'yan para hindi siya mahirap. Medyo mahirap ang pwesto natin yun eh. Gawa ng medyo masikip sa ano natin. Mainit kasi sa labas. Wala tayong bubungan. Di bale, sa mga susunod na ano, baka makaipon-ipon.
kakaroon tayo ng pwestong maganda-ganda. Kuhitan na natin parehas para parehas na lang babalihin. Kailangan kasi may bali na siya. Para nang sa ganon, spot na lang tayo na spot mamaya. Yun. Halos ganyan ang kalalabasan niya, mga katrabaho. Balihin na natin itong ano, ginuhitan ko. Medyo matrabaho lang talaga ang paggagawa ng logo. Isa-isahin lang natin para hindi siya mabago. Ayan, pag dinalawa natin, baka mabago eh. Ay! Ulitit eh. Ito naman, ano lang, para lang meron siyang nakatupi na. Hindi na natin dun sa mismong ano. Sige, i-vlog naman yan. Ayun, wala na natin. Madali naman mag-adjust pagka yung ayun, no? Tapos, siya na lang ang magkukurba pagka yung ayun siya sa likod. Pag yung iniispatan natin, dahan-dahan. Ayun, yung isa naman. Bend lang din natin. Ito yung Ferrari na logo. Ito yung pinakamadaling gawin. Kumpara mo dun sa Chevrolet na logo kasi marami siyang maliliit na pyesa. Ayan. Mahalaga lang naman dyan yung ilalim. Huwag lang gumalaw. Diba? Ito yung itaas. Ito nga pala, hindi ko na sinasabi na kasi minor lang naman ang paalo natin. Ngayon, okay na siya. I-spot naman natin siya. Tatanggalan ko na lang ang sticker to. Cut ko na lang yung video para medyo mixy ng konti. Ayan mga katrabaho, ang gagamitin natin pang welding at TIG weld. Ang amperahe niya ay 80. Ayan, 80. Ngayon, una natin i-spot. Abit natin yung ground. Kailangan nakapaganito siya para nakasanggang ganyan. Tapos iano nyo yung pinakakantuhan niya. Tama nyo siya sa kantuhan. Teka, medyo mahirap ang pwesto natin eh. Isahan na natin siya. Ngayon, sa pagkurba niya, susunod na po yan pag wine-weldingan nyo. Pwede rin yung ano, yung tinuro ko sa vlog nung nakaraan, yung stick na tiniktik pag wala kayong TIG weld.
Ayun, no. Yan na po yung kanyang forma. Ayan. Yan, ayan siya sa gilid. Bali yung kabila, yung kalahate, hindi na natin bibidyo para maiksi lang yung video natin. Mahalaga, nakita nyo kung paano siya ikabit. Yan. Ganyan siya kalinis pag tig-weld. Okay. Ikat ko na po yung video para yung, ano, yung sunod, yung kalahate. Ganun na rin naman ang gagawin doon. Ito na po siya, mga katrabaho. Yan na po yung pinaka-finish. Next natin, maglalagay tayo ng round bar dito. Ganun sa kabila, ganun din sa kabila. Ito, ito pinakaano na to. Yan niya yun. Hindi ko na po ipapakita yung paglagay. Yun lang naman po yun. Welding lang po dito. I-update ko na lang pag ikakabit na. Ayan na siya, mga katrabaho. Ikakabit na natin siya dito. Bali na lang asyan po natin yung forma. Tapos ito po yung ating nilagay na round bar. Ayan, ididikit na po natin siya. Medyo mainit na sa pwesto. Ah, tsaga-tsaga lang. Hindi, di ba, nalagyan mo na dalawa sa mga meron. Pagtingin ko eh, hindi na bawas. Paano, dun mo nilagay yung ibang mga medyo taas natin ang konti para medyo maganda, masyadong mababa. Tapos alagaan nyo siyang silipin kung diretso. Pantay yung pinaka pagka-logo niya. Madali lang naman siya ikabit kasi dalawang round bar lang. Ayun, okay na po yung pinaka logo. Diyan na po nagtatapos ang ating vlog. Kung napansin nyo yung ating forma ng ano, ang bubuhay po dito, sabi ko nga, yung sticker na ilalagay niya yung may kabayon drawing. Sana po marami kayo natutunan sa ating vlog. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe. Shoutout po tayo kay ano, kay Prince Diaw at saka kay Martin, kay Lucas Joaquin, kay Chloe, shoutout din kay Earl, shoutout din kay Jared, maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Kay Arjun Pineda, shoutout po sa Tacloban City, maraming salamat po sa panonood sa aking vlog. Shoutout din pala kay Ryan Gutual, maraming salamat po sa panonood ng vlog. Shoutout din kay Cristobal, maraming salamat po sa mga comment. Shoutout din kay Ronald Mampusti. Maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo po. Siya po yung customer natin sa susunod na pagtapos ng sidecar na binablog ko nung nakaraan din. Yung kay Jomac TV. Sunod na po yung gagawin nating sidecar. Bale, hindi ko rin may vlog lahat kasi ako lang mag-isa dito sa pwesto. Mga katrabaho, maraming salamat po sa pag-subscribe niyo sa akin. Sana po patuloy niyo po supportahan ang aking vlog. Tapos yung sa ads po natin, sana po huwag nyo po i-skip kasi malaking tulong po sa akin yon. Maraming salamat po.